kahit ang desagwan niyang bangka. Walang katakot-takot na nakikipagbuno sa karagatan ng Lucena City sa Quezon ang 76-anyos na si Lola Jalalia. Parang nakikipagpatintero si Lola Jalalia sa naglalakihang mga barko. Bayan naman niya si Lola, palit pinapay. Bawa ka si Lola. Sa pag-asang maambunan siya ng ihahagis ng mga pasaherong barya-barya. Ay, salamat sa iyo si Lola. Kahit sa laot ng Lucena, may nanlilimos. Katulad ng 76-anyos na si Lola Jalalia. Namamangka, makapanlimos lang ng kaunting barya. Dito sa maliit na kubong ito sa Barangay Dalahican, nakatira ang pamilya ni Lola. Ito ito, katulad ni Kapalya, ito na inom ko. Pagkatapos mag-agahan. Sagwan dyan na, sagwan. Ay, lang na saki. At saka si Lola, mag-isang nagsagwan sa tila laot ng kawalang katiyakan. Iyari pa ko sa ako, alam mo niya mula, nalanga mula. Makalipas ang mahigit kalahating oras, narating ni Lola ang Talaw-Talaw Port. Sa tabi ng dambuhalang barko, pumarada siya. Pag-alis barko, paulit ako lang magbigay. Pero madalas daw, inaalat siya. Kaya para mapansin ang mga pasahero sa barko, itinataas niya ang kanyang mga palad. Sir! Palit na tayo, sir! Salamat sa iyo, sir! Bigay na ka! Bawa ka! Maskin bariya lang! Maya-maya pa. Tila may grasyang inihulog ang langit. Ay, salamat. Alay, paano pa? Galit lang yung bariya. Maulo, hindi na ako nagsisin, hindi ako nakaswisin. Hindi ako marunong. Ito lang sa layag, gano'n na. Tay, papel, pagbili tinapay. Kaya para masalo ang mga bariya, gumagamit siya ng pansalo. Ay, salamat. Nagawa sa sako at kawayan na kung kanyang tawagin, lamak. Magbigay ka din! Palit tinapay si Lola, gutom na! Tulong ka si Lola! First time ko po nakita si Lola, kaya magbigay agad ako ang barya. Wala rin yung hanap buhay niya eh, kahit paano magbibigay rin tayo. Magkano na yung Lola? 64. Dahil ilang oras ding nakaupo sa bangka, ang mga tuhod ni Lola Jalalia sumasakit na. Pansamantala niya itong naiibsan gamit ang baon niyang pamahid. Paano yan? Paano ka uuwi? Pag walang napasahero na uli na. Ay gutom na ako. Ang pinakamahigpit na kalaban ni Lola, hindi raw mga alon at barko, kundi mga port police. Pinagbabawal po ng pamunuan ng pantalan na kayo po ay nandito para sa inyong kaligtasan. Lola, alis na po kayo dyan. Baka mamaya madisgrasya pa kayo. Sir, alis na. Pagbawal dito. Salamat din sa iyo. Maski nalang pagkaan si Lola, alis na ako. Dinidiscourage natin dahil sa kanilang mga kaligtasan. Hindi maiiwasan dyan na mayroong madisgrasya, may malunod, o kaya ay mahagip ng mga propeller ng barko para lamang doon sa mga itinatapong barya. Sinasabihan ng mga pasahero na huwag maghagis ng mga barya dahil maingganyo pala sila. Thank you.
mo? Ganda yan. Bakal is that name? Limam po. Neng, walang tawad. 40 na. Pagkano? 10 na. Bagaimana ini? Bagaimana ini? 50 kamera ini, 40 na lang. Mura po yun na. Bagaimana bayad dalawa ito? 70 yan, sige na, lugi pa ako. Bagaimana ito, mater? Bilangin mo na. 60. Abulo pa ako nito. Kulang ng bayad, sobra pa po sa timbang. Maya-maya pa. Utom na po. Uwi na po kayo? Kami, ano ito kakan kami, yapu kami ito, sang pakalima. Nabi kami amangan, nasigin amangan. Anay kakan kami kami muna. Ang nabiling isda, pinagsaluhan nila ng kanyang mga apo at mga anak. Baka niya, pamlikinakan, pahali, pabalik, duwang amo. Eh, bang pasandang alaway, taluhat, tiyos, bang pasanduhat. Masasaktan ako pag sinabi ganun, pag bad daw. Yun lang, paningin makaya. Ay, masasaktan kami lang. Kaso lang, hindi mapigilan. Anak buhay nila. Bakwit ng gera sa Zamboanga, ang pamilya ni Lola na mula sa tribong Badjaw. Naka namamatay lang ako yan ako pito ni Rosena para man yung usaha. Baka maging pagkain dito. Marami na tulong dito. Dito, kasama niya ang apat niyang mga anak na mag-isa niya noong itinaguyod. Alam ako magdakdak, nambal ako niya. Kung tutuusin, may disenteng trabaho naman daw ang mga anak ni Lola. Nagtitinda ang mga ito ng mga pang-souvenir na alahas. Pero hindi rin sapat ang kanilang kita. Kaya si Lola Jalalia, tuloy sa pakikipagsapalaran sa dagat. Bangalab kabalian ako makalubi bang kabalian, nanabang manay na namakan. Siya rin kasi ang nagpapaaral sa dalawa niyang mga apo. Pangarap ko makahanap ako ng magandang trabaho. Nasusuklan ko po yung binigay sa akin ng lola ko. Ba kinatawa ni mato ako, ya pahalang ba kinatawa ng mga iskulin, balakwa tao. Ya po yung pinaskul ko, ya pahalang niya katawan. Ang ina kasi ng mga ito na si Nara, na panganay na anak ni Lola, hindi makapagtrabaho dahil sa kapansanan sa mata. Hindi bulag, nalabo mata lang, na maliit pa tinipras. Na ako'y kapadian, apa ako'y gusto ko'y magtrabaho, apa ako'y maawa kay nanay. Ako'y kapadian, apa yay na ako'y magtrabaho, na balitad na ako'y siya'y mamakani, apa ako'yon iya'y inaay na. Noong April 5, hindi po siya naririnig. Ang senyas po niya sa amin, gumaganon po siya. Tapos gumaganon. Parang manghihipo siya ng bareta. Naawa po ako sa kalagayan niya para matulungan po si Lola. Ang NCIP, hindi sila kinikilala bilang mga street beggars. Kinikilala natin sila bilang mga indigenous cultural communities na nanatili yung kanilang kultura at tradisyon bilang mga katutubong Pilipino pa rin. Malaking bagay na ma-break yung stereotype na yon dahil unang-una, hindi nila kultura iyon. Meron kasi tayong anti-mendicancy law kung saan ipinagbabawal ang paglilimos kapag nakagisna ng mga bata hanggang paglaki nila ay posible na maipamana pa sa susunod na generations. Sa National Commission of Senior Citizen, yung social pension na nagbibigay ng 500 piso sa mahihirap na senior citizen. Buwan-buwan, maaari nilang tanong sa Office of Senior Citizens na siyang namamahala para sa nakatatanda. Ano ang maitutulong ng 500? Karamihan sa amin, retirado na, kailangan namin ng pera sa maintenance medicine. After 10 years, efektibo na yon, gagawing 1,000. Samantala, para ipasuri ang kalagayan ni Lola, ipinakonsulta siya ng aming team sa City Health Office ng Lucena City. Yung BP niya medyo mataas. Ang kinocomplain lang ni Lola is yung pagsakit ng tuhod niya. Pwede pong rayuma sa edad niya. Delikado na rin yung
nandun siya sa dagat. Chin-neck up na rin ng doktor ang mga mata ng anak ni Lola na si Nara. Sobrang labo na ng paningin niya. So nakikita na lang niya yung parang anino ng mga images. So meron siya natin ng pigment retinopathy. Napakababa ng chance na maayos pa yung paningin. Ang hindi alam ni Lola, sa kanilang pag-uwi, may naghihintay na sorpresa. Pagkakasalpulin, hindi ang salpulin kami marahal. Para hindi na siya magbuwis buhay pa sa panlilimos sa laot. Ito po ay para sa iyong pandagdag kabuhayan. Binigyan siya ng lokal na pamahalaan ng panimulang puhunan para sa kanyang sari-sari store. Madala mo na pera. Ati po ng lunsod. At para makatulong sa pag-aaral ng kanyang mga apo, may nagbigay sa kanila ng monthly educational allowance. Marami pong salamat sa lahat ng nagtumulong sa amin at sa gamit na po para makapag-aral po kami ng mga. Hindi na ako maghingi. Kahit kapoy na ako, matanda na ako. Sa bahay lang nagtinda. Kung ang ibang senior citizens tumitigil na sa pagtatrabaho, wala raw yan sa bokabularyo ng mga batak sa hirap katulad ni Lola Jalalia. Magbigay ka din, palit tinapay si Lola, gutom na. Na umaasang sa grasya, hindi magdadamot ang langit. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.